So, good day guys, at saka for today nga naman, meron na naman tayong ibabahaging konting kalaman sa pagbabuffing. So, mga paps, mga moms, yung gagawin natin is gagawin natin itong kulay chrome, itong footrest sa likuran. So, dito mga paps, mga moms, so tatanggalin natin to. So, sa smash po yan mga paps, mga moms, no? Tinanggal ko na po yung gulong kasi papalitan din naman natin yan ng spoke, tsaka disc brake, at saka kung sa sakali, nagbabaka sakali rin, papalitan din ng may-ari yung rims. O, di kaya itong dito mga paps, mga moms. Papalitan niya raw yan ng kulay black. So, for now, ito lang muna yung iba-vlog natin mga paps, mga moms, yung gagawin natin kulay chrome. So, mapapansin nyo naman, no, mukha na siyang, yan, nagpipeel off na yung pintura. So, as much as possible, kinakailangan talaga natin tanggalin to. So, yung sa kabila naman mga paps, mga moms, meron pa namang pinturang natitira. Kaso nga lang, hindi napantay, di ba? So, tatanggalin na lang muna natin tong dalawang footrest dito mga paps, mga moms. So, simulan na natin. Niluwagan muna siya mga paps, mga moms, no? Para naman mapadali tayo. Yun. Uga na siya. So, yung sa kabila naman. So, yung dito banda naman mga paps, mga moms, no? So, konektado po to sa swing arm natin. So, hindi naman matatanggal yung kinalalagyan ng footrest para sa likuran kung hindi natin tatanggalin to. So, gumamit na kayo ng rubber mallet if possible mga paps, mga moms. Mas maganda yung rubber mallet. Pero yung sa akin, wala kasi. So, ito na lang. Okay lang natin yan dahil lalabas naman din yung sa kabila. So, yan na nga. Yun. Hilain lang natin. So kapag natanggal na natin mga paps, mga moms, no, ibalik na lang din natin para hindi umalog-alog yung swing arm natin. Baka kasi makumba, kaya accidenting matulak, matanggal yung swing arm. So balik lang natin. Yan, ganun lang. So, yan na nga guys, ito na yung final outcome ng tinanggalan natin ng pintura gamit yung grinder. So, pwedeng-pwede nyo rin itong gawin mga paps, mga mams, gamit yung liha. So, magsimula tayo sa 400 grit hanggang 800, tsaka mas mainam kung meron kayong 1000 grit, mas maganda yung kalalabasan. Mukhang mirror finish yung outcome niya. Yung sa akin mga paps, mga mams, is ginamitan ko lang siya ng grinder. So, if ever wala kayong grinder, okay lang din yung liha. So, for now mga paps, mga mams, ito na yung continuation ng pagtatanggal natin ng footrest sa Smash na 115.
So, eto, kung mapapansin nyo, yan, gagawin natin siyang ganito. So, let's do this. So, safety reminder lang mga paps, mga mams, no? If gagamit tayo ng grinder, yung ginamit ko nga palang panglinis dito is itong nylon fiber. Ito po yung tinatawag natin na nylon fiber, mga paps, mga mams. Nakakahalaga lang po ito ng 24 pesos sa mga shop o di kaya sa hardware. So, sabihin nyo lang if meron silang nylon fiber. So, ito po yung ginagamit ko panglinis. Tsaka, safety first, always wear some eye protection. Tsaka magmask na rin tayo, mga paps, mga mams, lalong-lalo na ngayon kasi kapag nagbabuffing tayo, merong mga maliliit na particles na pwede nating malanghap. So, let's do this. So, yan na nga mga paps, mga mams, no? At saka, ayan, tapos na nating tanggalin yung pintura gamit yung grinder. So, ganun lang po kadali mga paps, mga mams. So, if ever gusto nyong balik na to sa mga motor nyo. So, I highly suggest mga paps, mga mams, if gusto nyo talaga yung mirror finish, hindi itong metallic silver, highly recommended ko talaga yung 1,000 grit na liha, tapos saka kayo mag 1,500 grit para talagang wala ng mga flaws na makikita nyo dito sa footrest natin. So, yung sa akin mga paps, mga mams, pipinturahan pa naman to. Pipinturahan to ng, I think, itim, o di kaya silver din. Nasa sa may-ari kasi yung kulay nito. Depende sa kanya if ano yung gusto niya. So, ako, sumusunod lang naman ako sa utos niya. So, ito mga paps, mga mams, no? Ganun lang kadali. So, para sa akin, yung mga ganitong type ng metal, napakagandang pakintabin. Kaso nga lang, kailangan yung lagyan ng metal polish para hindi siya madaling matanggal yung kinang niya. So, para sa akin mga paps, mga mams, satisfied naman ako dito. Yan, kung makikita nyo. Kasi pipinturahan pa naman to. So, tapos na, kung ayaw naman ng ganito, pwede nyo nang irekta yung primer, tsaka pwede nyo na rin lagyan ng pintura. So, that's all for today muna mga paps, mga mams, no? Tsaka, I hope nagkaroon kayo ng idea kung paano magpakintab ng ito nga, footrest ng smash natin na 115. So, ganun lang ka-easy. Ngayon naman mga paps, mga mams, i-update ko na lang kayo sa ibang parts ng motor natin na kakabitan natin ng mga accessories. So, yan na nga. So, isang maikling preview lang mga paps, mga mams. Ayan, tinanggal pa natin yung head cowling ng smash natin mga paps, mga mams. Tapos, hindi pa natin na ikakabit yung footrest. Pero nakabitan na natin ng gulong. So, may video din tayo patungkol dyan mga paps, mga mams, no? So, I hope nagkaroon na kayo ng idea. So, ito, tatanggalin pa rin natin itong ibang fairings dito sa harapan kasi nga magpipintura tayo ng bago. So, ride safe, stay safe. You know the drill, guys. Peace out.